Lahat siguro tayo ay nagnanais na maging masaya. Mas gusto nating umingiti tayo kesa umiiyak, tumatawa kesa nakasimangot o nalulungkot. Mas gumaganda nga naman ang ating itsura, ang ating aura. Mas gumagana ang ating pakiramdam. Mas pumahaba pa raw ang ating buhay. Fortunately, lahat tayo ay mayroong kakayanan na maging masaya. Bakit? Sapagkat lahat tayo ay mayroong kakayanan na magmahal at mahalin din naman. Maraming paraan para maging masaya, pero sigurado ko na mag-a-agree kayo, sabihin ko, na iba ang kaligayahan na ibibigay ng pag-ibig o ng pagmamahal. Indeed, pwede tayong maging masaya sa pagkakaroon ng mga material na bagay tulad ng pera. Ang makakain natin, yung mga cravings natin, ang mapuntahan natin, yung mga lugar na gusto nating marating, ang mabili natin, yung mga bagay na ninanais, pinapangarap natin, ang maabot natin, ang mga tagumpay na minimithi natin, ang manalo, ang Lakers, etc. Anyway, kung ano man yung gusto mong team, etc. Pupwede tayong maging masaya. Pero sabi nga po ng isang Persian poet, it is love that brings joy to happiness. Simply put, ang pagmamahal ang nagpapalalim ng ating mga simpleng kaligayahan upang ito ay maging tunay na kagalakan. Ang ibig sabihin, anuman ang maranasan nating kasiyahan sa buhay, mawawalan niya ng saysay. Ito'y magiging fleeting upang mabilisan lamang kung hindi natin mararamdaman sa buhay ang pagmamahal. Kaya mahalaga upang tayo maging masaya, tayo manatili mabuhay sa pagmamahal. At para sa bagay na yan, binibigyan tayo ng ating mga pagbasa ng dalawang simpleng paraan. Ang una ay yung makikita natin sa ating first reading. Sapagkat kung napapansin po ninyo, dito ay pinagdidiskusyonan kung ang mga hentil na tagasunod ni Kristo ay kailangan pang maging gaya ng mga Hudyo. Kasi si Kristo ay Hudyo, ang mga disipulo ay Hudyo, ang mga unang alagad ay Hudyo, at ang pagiging tuli para sa mga lalaki ang isa sa mga palatandaan ng pagiging Hudyo o pagiging kabilang sa piniling bayan ng Diyos. At hindi ito madali para sa mga hindi Hudyo. Hindi madali ang pagkapatuli, lalo na kapag may edad na, kahiyaan na yan, nakunat pa. Mahirap yan. So, yun ang kanilang pinagdidiskusyonan. Hanggang sa buti na lang na-realize nila na hindi na yun ganang mahalaga kung ikukumpara sa pananampalataya nila. Sapagkat yun, ultimately, ang pinakamahalaga. At ito ang isang basic na paraan upang mabuhay tayo sa kaligayahan ng pagmamahal. Ano yun? Yung huwag nating masyadong siseryosohin ang mga simpleng bagay. Yung huwag nating gawing komplikado ang mga bagay na dapat ay simple lang naman. I'm saying this sapagkat may mga taong parang ang forte ay ganito. Yung simple, ginagawang komplikado. Yung maliit na bagay, pinapalaking masyado. Yung hindi pagiging maayos sa pag-consume ng toothpaste. O diba, minsan, yung iba, kung magpisil ng toothpaste dun sa gitna o kaya dun sa pinakabungad, nako, ayaw na ayaw ng mga misis yan o ayaw na ayaw ng mga orderly yan. Halimbawa, yung hindi pagligpit ng pinaghigaan, yung pagkalat ng pinagbihisan, yung hindi paggamit ng serving spoon, yung hindi pagiging thoughtful o malambing, nakaw! Yes, pwedeng ito ay nakapagpapasakit talaga ng iyong kalooban. Pero kung isipin mo, simple lang yan kung ang iyong asawa ay faithful naman, kung ang iyong asawa ay responsable naman, kung ang iyong asawa ay may mga mas magagandang at mahalagang characteristics naman. And besides, hindi kaya ang dahilan kung bakit pinagtakbo kayong dalawa upang maging mag-asawa, mag-ina, mag-ama, magkapatid, magkaibigan, ay upang i-complement siya. Ikaw na lang ang mag-ayos ng higa. Ikaw na lang ang maging maayos sa pagpapalabas ng toothpaste. Ikaw na lang yung gumamit ng serving spoon. Ikaw na lang maging thoughtful. Ikaw na lang yung maging malambing. Father, pagod na ako. Trabaho, negosyo. Okay? Pero hindi kaya mas nakapapagod yung pilit mong baguhin ang dapat mo na lang tanggapin. Ang daming beses mo nang sinabi, ganun pa rin. At hindi kaya mas nakapapagod yung tuloy mo magkahiwalay dahil lang sa mga simpleng bagay. Sapagkat ang mga simpleng bagay,
na hindi natatanggap sa una pa lang, pwedeng lumala yan at pwedeng maging punot dulo pa ng mas matinding awayan. So yun po yung una, ha? Make it simple. Yung mga simple, gawin laging simple. Ang ikalawang paraan daw para tayo manatili o mabuhay sa pagmamahal, ayun nga po. Obviously, remain in love. Stay in love. Madali kasing umibig eh, pero mahirap manatili sa pag-ibig. Sapagkat yung pag-ibig, initially, madalas yan ay bugso lamang ng damdamin na hindi mo pa nakikilala ang iyong iniibig. Until time passes by, you gradually realize na you fell in love with a person na hindi perpekto. Maraming kulang, maraming kapintasan. Pero sa kabila nito, kung pipiliin mo pa rin siyang mahalin at manatili sa inyong pag-iibigan, yun ang tunay at yun ang mas magiging matibay na pagmamahal. So yung to fall in love, it's more of a feeling. Pero yung to stay in love, it's more of a choice. And that's how we stay in love. Kahapon ay kaya po wala ako dito ay sapagkat nagkasal ako, matagal na pong schedule yon. At sa messages nung dalawang ikinasal ko, common denominator ng kanilang mga messages ay ganito. Kasi matagal na silang mag-boyfriend girlfriend. May mga pagkakataon daw na umiyak na sila, may mga pagkakataon na parang mag-give up sila. Pero ang mahalaga na natili sila para sa isa't isa. Doon nila napatunayan na talagang sila'y para sa isa't isa, na totoo ang pagmamahal nila sa kanilang asawa at ng pagmamahal ng kanilang asawa sa kanila. Kaya kitang-kita mo, after everything na nangyari sa kanilang relasyon, kitang-kita mo ang kanilang kaligayahan. Na mas nalagdagan pa nang malaman ng lahat na sila'y magkakaanak na pala. Tunay nga yung sinasabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo, "If you remain in my love, then your joy will be complete." Abay, nakumpleto agad. Pagkatapos ng kasal sa reception, mayroong gender reveal agad, may anak agad. Kompleto agad. But seriously, mga kapatid, yung kagandahan ng pag-ibig ay hindi lamang natin mararamdaman initially sa beginning lang. Meron pang mga kasunod yan. Marami pang mga kasunod yan. Yung kaligayang maidudulot ng pagmamahal na yan, hindi nga lamang sustained yung feeling na yan, yung feeling ng kaligayahan. Sapagkat life still has ups and downs. Hindi naman perpekto ang buhay, hindi naman perpekto ang mag-asawa, hindi naman perpekto ang mga tao, kaya walang perpektong pag-asama. So nandyan yung kalungkutan talaga, nandyan yung mga hindi magandang pangyayari. Pero when we remain in love, kung tayo mananatili sa pag-ibig, mas magiging ganap ang kaligayahan na maranasan natin dahil sa pag-ibig. Nasabi ko kanina na ang tunay na pag-ibig ay yung ibigin mo ang iniibig mo sa kabila ng imperfection nito. Just the same. Ang tunay na kaganapan ng kaligayahan na idudulot ng pag-ibig ay yung kaligayahan ng pag-ibig with all its imperfections. Yes, masaya yung pagmamahal na everything is fine, walang nagiging problema, pero wala namang ganun in the first place. And besides, ang mas magandang paramdam o pakiramdam sa pagmamahal ay yung marami na ring problemang naranasan, pero despite all that, ay nanatili pa ring nagmamahalan. Iba yung saya na dulot ng pagmamahal na alam mong tagana sa panahon sapagkat nakaranas na ng mga paghihirap at pagdurusa, sapagkat yon ay pag-ibig na tunay talaga. Kaya nga kahapon at kahit sa ibang mga okasyon ng kasal, sa palagay ko, you will agree with me kung sasabihin ko na ang pinaka-touching na mga messages ay hindi naman talaga yung messages ng mag-asawa sa isa't isa. Lalo pat yung mga matatamis na salitang iyan ay kinakailangan pa nilang patunayan kahit pa matagal nang may relasyon yung dalawang iyan bago ikasal. Iba kasi yung hirap kapag nagsasama na eh. Iba kasi yung hirap pag mag-asawa na eh. Iba yung hirap ng mag-boyfriend-girlfriend pa lang kayo. At iba yung hirap nung nagsasama na talaga kayo at nakabukod na sa pamilya ninyo. Kaya kahit matagal lang nagsama, ibig sabihin, matagal lang mag-boyfriend-girlfriend yung kinasal ko, yung mga matatamis na salitang kanilang binitawan out of their love for each other, kailangan pa nilang patunayan. So hindi pa yan yung exciting part. Kaya nga, babalik ako sa punto ko, kapag mayroong mga messages sa kasal, ang pinaka-nakatatouch na message ay yung message ng mga parents ng ikinasal. Lalo pat kung yung mga magulang na yan ay nagmahal talaga bilang mga magulang sa anak nilang ikinasal. Sapagkat yung mga messages na yan,
mula sa kanilang pusong nagmamahal ay obviously kanila lang napatunayan. Sa mahabang panahon na pwedeng nakaramdam sila ng disappointment, napaluha sila ng kanilang anak. Sa mahabang panahon na binigyan nila ng magandang buhay ang kanilang anak. Sa mahabang panahon na sila'y nalungkot dahil sa maling ginawa ng kanilang anak. At hanggang sa panahon na ito na ikinakasal na ang kanilang anak at sa mga susunod pang panahon na nandyan silang lagi para sa kanilang anak. Yun yung message talaga na ikaw ay iiyak sapagkat yun ay message ng pagmamahal na napatunayan na para sa kanilang anak na minamahal. Kaya sa okasyon ng kasal talagang yun yung pinakatotong mensahe ng pagmamahal. Yung mensahe ng pagmamahal at kaligayahan ng mga magulang para sa kanilang anak na ikinasal. Kaya mga kapatid, tulad ng mga taong ito, mabuhay tayo sa pagmamahal upang maramdaman natin ang kaligayahan ng pagmamahal. Una, huwag natin gawing komplikado mga simpleng bagay. At pangalawa, manatili tayong nagmamahal habang tayo nabubuhay. Amen.